Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, October 18, araw ng Linggo, kaya huwag makalimutan magsimba ngayon. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Matthew 22:15-21. Ako po si Father Luciano Filoni, Parish Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Sabi ni Jesus sa ebanghelyo ang famous, super famous sentence, "Give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God." Yun po ay very famous at in-explain sa ating ano bang tamang pakikitungo sa dalawang napaka-importanteng presensya sa buhay natin. Ang gobyerno at ang Panginoon. Dalawang presensya na ay makakaiba na kailangan din ng dalawang pakikitungo. So, give to Caesar what belongs to Caesar. You give to the government what belongs to the government. Ang isang Kristiyano ay isang law-abiding citizen. Sumusunod sa mga batas, nagbabayad ng mga taxes, sumusunod sa mga alituntunin, sumusunod at sumusuporta sa mga programa pangkalahatan. Dahil ang trabaho ng gobyerno ay ayusin ang ating buhay bilang komunidad. Kaya ang pakikitungo at pakikisama ng bawat isa ay napakahalaga. Kaya ang isang Kristiyano, ang isang tao na fully cooperates sa gobyerno ang nagbibigay ng talagang ang pagtutupad, ang pagsusunod sa mga batas at mga alituntunin na nag-organize ng buhay ng komunidad. And give to God what belongs to God. Ikaw at ako, we don't belong to the government. We belong to God. Parang sinabi ng Panginoon, huwag kayong makalimutan na hindi kayo pera. Yung pera sa gobyerno, kasi ang mukha ni Cesar sa pera, kaya ibalik sa mayari ng mukha kung ano na sa kanya. But you belong to God. So yung deepest loyalty, yung obedience, mind, heart, and talagang buong puso at isip na obedience, that belongs to God. Yung loyalty, yung talagang magbibigay ako ng buhay para sa iyo, that belongs to God. Huwag makalimutan what belongs to Caesar and what belongs to God. At higit sa lahat, huwag makalimutan na Caesar belongs to God. Kung nagustuhan mo ang video ito, please pass it on. Punuin natin ang good news ang social media at gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.